mga malita ang ako ang uya, pero parte ko siya kalab. Daga na naging mong nagiyong sa pag-ilan, swerte daw ko, oh my god. Mali pa lang kung mapalambing o naasi ay gusto. Daghan ang aking mong mura siya kanghel, akong demonyo, oh 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 oh. Isang pag-awa yun, pero... Hello everyone! So, flex ko lang ang aking buhok, di ba? So, ang outcome ng buhok ko na na-shampoo. Parang pagkaiba, di ba? So, yan. Natanggal lang yung kulay na nilagay. Pero may kulay pa rin ang hair ko. Di ba? So, yan ang aking hair. Sikreto ko lang dito. Kaya nananatiling maganda ang aking hair. Ay, hindi ko siya sinashampoo ng lagi-lagi. Kasi pag sinampoo mo siya palagi, magiging brittle na siya. Ganon. Maalis na yung, ano, yung parang yung gamot. Maakin lang ha. Ang ginagawa ko lang is once a month ko lang siya sinashampoo. At yun, nilalagyan ko siya natas ng orange. Yun, yun ang ginagawa kong pang oil sa aking hair. Yun, parang lagi akong bagong ligo. At yun, nananatili ang kanyang o, diba, kagandahan at ka-shinyhan. Ganon. Kaya pag kumain ako ng orange, ayun, nilalagay ko na sa face ko, dito sa skin ko, para ano, luminaw yung aking mga, ano ba yun, madilim na part. Yan. So, yan. Tapos yun, nag-light na rin yung aking Picassos. Ang init. Pasensya na kayo. Ayun, puro conditioner siya. Pero ang sabi sa akin ng gumawa ng aking buhok, ngayon dito sa Hong Kong is pag nagko-conditioner daw pala, huwag ilalagay sa anit kasi yun yung nagpo-cause ng dandruff. So pag shampoo daw, ilalagay dito sa anit para matanggal yung ano, yung dumi. Pag shampoo, i-ano mismo dito sa anit, ganyan-ganyan. Yun, para malinisan yung buong ulo. Pero pag lalagyan mo na siya ng conditioner is siguro ganyan. Siguro 1 inch or 2 inch. Yung hindi siya madikit sa anit mo. Ganon. Tapos yun, syempre hanggang dito. So, pag mahaba ang buhok mo, talagang, ano, talagang kulang yung isang sachet. Pero pag yung bottle siya, di ba, yung plastic bottle, syempre, magastos pag mahal mo ang hair mo. Pero pag hindi mo mahal ang hair mo, naman na yung shampoo lang siya. Ganon. Case ko is, ganyan na talaga. Ganon na talaga. At saka ano, yun, nagka-pimples ako. Bali, pinsa ko siya kaya na ganyan. Pero yung dito na nawalan, sa tulong ng sebo de macho din nawawala. Yun. Hindi na ako nagpupuyat. Nagkaroon na ako ng pimples. Ganon. Nung nagpupuyat ako, wala akong pimples. So yun. At yan, kaya maitim at makintam ang aking, ano, dahil din sa katas ng mga prutas. Diba? Alagaan ng hair, yung mga ano, mahilig magpa ano dyan, para hindi naman kayo masyadong magastos, diba? Shout out sa gumawa ng hair ko, hindi ko nakuha ang pangalan niya. Maraming salamat po sa pagpapaganda ng aking buhok. Hindi ko pa siya nagamitan nung binigay niya ate. Siguro gagamitin ko siya sa susunod. Yan. O, diba? Para siyang may oil. Pero wala, hindi ako naglalagay ng oil. Talagang ano yan, talagang natural oil na niya yan. Shampoo na yan ha. Sabi ang ganda-ganda daw ng buhok ko. O diba, pati insekto na nagagandahan din sa aking buhok, diba? Yung pinagawa nga nila, dry na siya. Sa bagay, itong buhok ko kasi is virgin pa, hindi pa siya nakukulayan ni minsan. Sabi sa akin nung nag-virgin sa buhok ko, nung gumawa ng unang-unang buhok ko, na wag ko daw ipapakulay. Kasi may natural color na tong buhok ko. Ito, plinaplantya. Hindi kagaya ng iba na plinaplantya nila. Ako hindi ako nagplaplantya. Hanggang sa ano lang. Hanggang sa hagod ng kamay. Haplos ng kamay lang yan. At saka sa ano, pag naliligo kasi ako, pinapatuyuan ko lang sa ano, sa electric fan. O, diba? Pero parang naplantya pa rin. Gawin nyo na ang sikreto ko para maging maganda rin yung hair nyo. Diba? Bongga. Hayaan na yung figure-figure, basta ang hair ko maganda. Saka, syempre. Talikod mo, maganda ka. Pagharap mo, tsaka pala. Charot! Kasi nakaka-attract din sa ano yun. Ewan ko, sa akin kasi na-attract ako sa ano, maganda ang buhok. Ganun.